Radio Mindanao Networks. Ipong dekada sa paglilingkod sa masang Pilipino sa Metro Manila. Ito ang DZXL 558 Radyo Trabaho, ang inyong gabay sa hanap buhay. Ang oras po sa Jack. Alaw na 31 ng hapon. Ang bawat pananaw at opinyon ng susunod na programa ay hindi sumasalamin sa pananaw at opinyon ng DZXL 558 Radyo Trabaho, RMN Networks at ng management. Narito na ang ipa-rush kay Paras sa RMN DZXL 558. Abogado at malawag ang kaalaman sa gobyerno, dating mayor at congressman, siya'y kakampi ng inaapi, handang tumulong sa mamamayan, anumang oras at kahit saan. Nandito na si Secretary Jane Paras sa programa sa radyo, Iparas kay Paras. Iparas kay Paras. Iparas kay Paras. Kay Paras. May isang tao pagtulungan. Iparush kay Paras. Mahal sa kapwa siya ay bukas palad. Busilak kanyang puso para sa karamihan. Ika'y pagtatanggol at hindi pababayaan. Siya'y mabilis na aaksyon para sa'yo. Basta't ikaw ay nasa tama, di ka madedehado. Kalaban ng mali na hindi niya papayagan. Yan si Secretary Jim para sa ating kaibigan. Tagapagtanggol na naaapi, abogado natin at kakampi. Siya si Secretary Jim Paras. Iparas kay Paras. Basta ikaw ay nasa tama, ika'y kanyang ipaglalaban. Totoong tao, mapagkakatiwalaan. Iparas kay Paras. Ang nais lamang niya ay makatulong sa lahat. Malasakit na tunay na karapat dapat sa tao na hindi makatwirang katarungan. Biktima ng korupsyon ay kanyang ipaglalaban. Frank ang tao na wala paligoy-ligoy. Kapag siya nagsalita, umatras ka na boy. Totoong tao, mapagkakatiwalaan. Tunay na kaibigan na hindi ka iiwanan. Tagapagtanggol ng naaapi, abogado natin at kakampi. Siya si Secretary Jim Paras. Iparush kay Paras. Basta ikaw ay nasa tama, ika'y kanyang ipaglalaban. Totoong tao, mapagkakatiwalaan. Iparush kay Paras. Tagapagtanggol ng naaapi, abogado natin at kakampi. Siya si Secretary. Oh, it's a wonderful Monday afternoon po, mga kababayan. Ako po naman si Ricky Rivera. At syempre, nakikinig po kayo dito sa inyong daily noontime show. Yes po, Iparas kay Paras. Ako po naman si Ricky Rivera. Monday edition po tayo ngayon. At habang nintay po natin ang kasamang si Radyoman Eddie Saludar, syempre, nandito na po ang ating Secretary Jing Paras. Hey, good morning po, sir. Ah, good afternoon pala. Magandang hapon, Ricky Rivera. Oh, kumusta, sir? Magandang Lunes. Magandang Lunes ngayon. At marami tayong tatalakayin na mga issues tungkol sa ating bansa, no? Unang-una, Ricky, ang nangyayari doon sa Thailand, ano? Uy! Kung naalala mo yon, mayroong isang asawa or husband, yes, ng isang mataas na opisyal. Ito, pakita natin yung video para maalala natin kung anong nangyari doon sa Thailand, ha? At ito, Dirty Harry ang tawag sa kanya. At nakalagay doon sa news report
ex-Manila Congressman Ang Ping. Reportedly arrested for sexual harassment in Thai hotel where Marcos and his team are staying for APEC meeting. Although immediately nagsinungaling ang PCOO na hindi daw totoo. Pero may effect kaagad ito dahil nung sumakay na sa aeroplano yung kanyang may bahay na mataas na opisyal sa Malacañang, dating USEC lang yan at in-elevate pa na secretary level, ay in-upload yung kanyang mga bagahe. So ibig sabihin nakaabot na kay Pangulong Marcos, Makoy Jr., yung mga pangyayari doon. At siyempre, napapahiya ang ating bansa, Ricky. Correct, no? Napapahiya. At dahil doon, siguro, binulungan itong cabinet secretary na ito na baka pwede nang umalis sa pwesto. Ang sabi daw, pinunch lang daw doon naman sa ano, sa bat, yung taga Mariot. Yan ang sabi. Pero kung ganun lang naman, siguro, pero... Palagay mo, huulihin ka kung ganun lang kasi. Palagay ko, talagang hinihimas siya. Hindi na naman yan huulihin ka dahil ganun lang. Hinuli ka dahil nagsumbong. Nagsumbong, nagreklamo. Tsaka siya yung sinasabi niya. Material na yun kung anong sinasabi. Pero dapat naman, sinumbong ka because that's an act of maliciousness. So kahit na siguro tinapik mo yung puwet, kabastusan pa rin yun. Kabastusan pa rin, siyempre. Kaya nga. So, kung siya tapikin ko sa puwet, di ba? Hindi siyempre magre-reklamo rin siya. Ikaw, mahilig ka namang tapik-tapik. Tapik-tapik. Ay, naku, hindi ko ginagawa yan. Di ba? Mahirap yan. Pero may kilala ako dati, mahilig sa ganyan, ha? Kaya sa siyempre sa local. So, going back to the story, it seems that they're also lying again na nagpahinga lang daw. Pero ang totoo talaga, wala na. Goodbye. Pero ganun naman talaga. Goodbye, Malacañang. Pero Secretary Jing, sa mga... Lakas mo kayo din. Pero sa mga ganyan mga opisyal, talagang ano, yung medyo, hindi mo alam kung anong gagamitin mong salita eh. Na huwag mo sabihin na hindi masyado masakit. Pero sumatotal, ganun pa rin. Wala na, babay na. Incidentally, Eli, Ricky, ito yung grupo. Kung sa ano pa ito, karera, ito yung grupo 24. Pinamunuan ni Vic Rodriguez. Correct, correct. Yung Tracy Angles. Trixie. Trixie. Sabi nilipat daw. Trixie Martinez. Pero chinek ko, hindi rin totoo. Trixie Angles. Sabi ko, G-O-C-C. At ito naman ay Naila Ang Ping. Ito yung mga, doon sa proclamation ni Makoy, ito yung mga riding high. Riding high as if talagang they were celebrating the victory. Pero so naniniwala ka na malakas ka sa Malacañang, nakikinig sa Malacañang. I don't care. Ang gusto ko lang mapakinggan tayo. Lahat ng mga pinag-usapan natin dito may nangyari. Gusto ko lang mapakinggan tayo ng ating mga taumbayan. Kasi at the end of the day, they are the people that choose their leaders, no? Hindi, ginagawa natin yan. And little by little, they are now disappointed because they were fooled by the social media to vote for this president that we have now. And true enough, yung pagsisisi ng taong bayan, dahan-dahan, ay nagbunga. Kasi, Malacañang is in disarray right now. Can you imagine first 100 days, ilan ang cabinet na nawala sa pwesto? Tapos may mga nanganganib pa na hindi makumpirma. Mga nanganganib pa. So, in other words, these people are just treating the presidency with kid gloves. As if this is seryoso sa paglalagay ng mga tao. Maraming qualified dyan, napakarami. Ang pinipili yung mga riders nung campaign na wala man lang qualification. Abogado nga, pero wala namang experience. Tingnan mo, edi, sa umpisa pa lang, maski executive secretary,
eh nasyadong hungry for power at yan ang nagiging bunga. Problema, ha? Naging bunga nung kanyang masyadong high hat, ha, Ricky? Mm-hmm. Oh, ikaw, Eli, ano yung masabi nyo sa mga nangyayari? Pero talagang parang ikukumpara mo sa mga nakarang administrasyon, bago maupo, no? Kahit gano'n, siguro kahit isang linggo lang, talagang planchado na lahat yung mga napili na mga pwesto. Talagang ano, yung may kakayanan at yung, di ba, yung credentials hindi matatawaran. Kasi may turnover naman eh. Can you imagine May 9 yung election? Oh. Tapos the proclamation was... but sure na silang panalo na eh. Ang bilis nga nilang nalaman. Hindi katulad ng sa mga nakaraan, talaga may in one hour, ay alam na nila eh. Hindi pa kasarat. Duda-duda ang mga tao kung talaga bang totoo yung 31 million na yan eh. Hindi pa nga, ano, may mga tao pa nga sa loob ng presinto eh. Alam na ka na nanalo eh. Diba? Kaya nga. So, ano mo to, eh, kung sa singer pa yan, ang pinakamagandang kanta, yung Blue Magic. Oh, di ba? Paborito ko yung Blue Magic. Eh. Pati may 80s dyan ako kung bumipili ng mga. Diba? So, ito naman, Black Magic. Black Magic. Anyway, mayroong Supreme Court dyan. Ha? May dinidinig ang Supreme Court about it. Yung pagbukas ng mga telecom records. Okay. So, ongoing ngayon yan. Okay. Pero ano na yan? Tapos latest, yung academic na yan, Secretary. Academic na yan. Tapos ang latest survey, dun sa latest survey. The only one that can prevent are the people themselves. Mm-hmm. You know, there is nothing. There is nothing. Ano naman eh, that would deny us of history, mm-hmm. Di ba? Like Marcos himself was driven away. Mm-hmm. Joseph Heliceto Estrada is driven away because people has changed their mind. So we don't know. At the way things are going right now, people are watching the governance of this administration. At the end of the day, di natin po alam. Kasi yung mga bloggers ngayon ay bumabaliktad na rin. Yan sila Maharlika. Yan sila Kelly. Kelly Kellogg's. Ito daw si Maharlika, Secretary, bibigyan daw ng wealth eh. Iba naman yan. Maharlika. Bibigyan daw siya ng wealth. Now, actually, we're talking about, we're going to talk about now. About that now. Yan, importante rin yan. Importante yan kasi pera ng taong bayan yan. Correct. At ang atin dyan, ako, miyembro ko ng SSS. Ikaw, Secretary. GSIS. Oh, GSIS. GSIS. Ilan na naiubog once mo? Once upon a time, member din ako ng SSS. Yes. Ako, SSS pareho. Ako, I have been in government for so long a time. Ako. So, I have been a contributor to the GSIS fund. Mm-hmm. Kasi mandatory yan na hinuhulugan mo every payday. Ako, nung nagtrabaho ako ng DFA several decades ago, eh, siyempre nag-contribute sa GSIS ka. Actually, ang punot dulo nito, so walang iba, appears. Itong pangalan niya ay Diokno. Benjamin Diokno. Doon siya ba may pakanaan yan? Actually, itong bill na ito, kinopya lang yan sa bill na pinail dati ni Bam Aquino in 2016. Kay Bam nang galing? Kay Bam yan. Eh. May ano, yung sovereign fund. Because it's nothing new. Mayroon yan sa Malaysia, mayroon sa Singapore, mayroon sa... I think there are 4 ASEAN countries who have that kind of sovereign fund. Okay? Anyway, pinali ni Bam, pero during the time of Duterte, it was never supported by Duterte. Because alam ni Duterte, nakukurakutin lang yan, yung pondo na yan, by whatever organization that will, or entity that will manage that fund. Secretary, meron na ba tayong historical experience na kukurakutin yan? Well, alam mo, ito, very clear ito. Ang pera na ipinapasok sa gobyerno, kukurakutin yan. Tulad nung ano, yung basis conversion. Yan. During the time of FBR, ang daming naibenta na lupa. Tapos nung hinanap nila yung pera, yung proceeds ng Port Bonifacio, wala na. Wala. It disappeared in thin air. Tsaka, Levy.
Oh, eh, well, ang Kukulebi nandiyan pa naman eh. No. Mayroon ang batas niyan. Pero yung no, yung proceeds ng sale ng lupa sa Port Bonifacio disappeared. Kasi, because that's supposed to be for the AFP modernization. Kaya wala eh. Ha? Hmm. Wala, ilang bilyon yung nawala na ano. So, ito na naman tayo. Sovereign fund. Okay. Ito, pakinggan natin kung sino itong proponent na ito. At sinalo lang yan ng mga congressmen. Ito, si Diokno. Nung nag-umpisa yan nung nasa BSP Governor Taffer, we want to create a fund na will take care of future generations of Filipinos. Diba kasi, we want to take care of future generations of Filipinos. To the President, and we prepared a draft bill. That bill is now being filed by Some administration bill pala yun. Yes. Whoever is the president, marian lang siya. That is not an administration. Okay, tama na. Sabi niya administration, that's not an administration bill. That is a Diokno bill. Proposed by Diokno. Anong alam ni McCoy dyan? Sunod-sunuran lang naman yan. So, ito si Diokno. Ngayon, sinalo. Sinuportahan naman. Sinuportahan ng ating butihing speaker, yung anak ng Pangulo, at several other congressmen. Alam mo, with due respect, na this is a noble ano, noble idea. Okay? Because totoo that naman. Ma'am Aquino has fun. This is nothing new. However, alam mo, in fairness to Speaker Romualdez and his group, I think they meant well. They meant well. Kasi kailangan nga naman nating pondo. Na ano. However, ang ating bansa is not big enough to have that kind of fund. Kasi maliliit lang yung mga pension funds natin. Maliliit lang. Maliliit lang eh. Pero bilyon pa rin yun. Kung babawasan mo yan, lalo pang babagsak yan. Babagsak siya kasi itong mga pondo na ito is for the future. Tingnan mo itong si Salceda by night at Salcedo by day. Anong pinagsasabi nito in support of that? Pakinggan natin to. Kailangan mo laging balansin yung transparency, accountability. Dito, first layer pa lang, nandun na presidente, who is accountable. This is the single biggest economic move of the president. Ang lahat po ng shares at debt instruments issued ng Maharlika to government financial institutions are guaranteed by the national government. So, safe po ang mga pensioners. Pero mga members po. Pero alam mo, dalgal lang ni Salceda yan. Kasi ito, puro pambubola yung congressman na yan. Pero Secretary Jean, alam mo, mas nakakakaba pag sinabi mong yung accountability sa Pangulo. Hindi mo naman didimanda basta-basta yan eh. Oo nga. Hindi nga ma-impeach yun eh. Tingnan mo ha, pakinggan natin yung kanyang kapatid. Na matino na kapatid, si Aimee Marcos. Okay. Anong sinabi dito? Sinasalungat niya yung pinupropose ng kanyang kapatid at ni-joke mo. Okay. Tingnan mo ha, pakinggan mo, napaka truthful ito si Aimee Marcos. Tingnan mo. To be fair, hindi ko pa nababasa yung bill, pero ako kinakabahan pagkat sa panahon ito na ang sama ng ekonomiya, ang laki-laki ng utang natin panlabas, pagkatapos magbibigay pa tayo ng tinatawag na sovereign fund. Nakakatakot yata ipusta yung retirement fund, yung pension fund ng GSIS. Nakakatakot yata, wag naman i-invest so-called, pero high risk pa rin. Ang tanong pa ng senadora, sino hahawak sa atin? Isa pang usapin niya na mainit at nakita natin ang kapitbahay natin Malaysia, talagang disaster ang nangyari sa kanilang 1MDB na nakurakot na yung pera, ibinagsak pa yung buong pamahalaan. Okay. Tama si Aimee, no? Ipupusta mo kasi yung ano, di ba? Kaya nga alam niya, ha? Kasi yung kapatid niya ang may ang doon sa proposed bill ang magiging chairman ng parang entity na mag
kukos ng investment dito ay yung kanyang kapatid. Okay. Kilala niya yung kapatid niya, anak ng tatay niya, na mga corrupt na administration ng martial law. Secretary, so, no, kasi marami nakikinig sa atin, siyempre sa mga karaniwang mamamayan, hindi na masyadong naintindihan yun eh. Ang, okay. Ito bang sovereign, pag sinabi mong sovereign fund, ano ibig sabihin yan? Actually, that's just a matter of semantics. In other words, ang simpleng explanation dyan, pagkukuhanan mo ang pera ng GSIS, ang pera ng SSS, Land Bank, ang Land Bank, DBP, lahat yan, pera ng taong bayan. Correct. Yan, tama. Una, doon sa GSIS, yung lahat ng government employees, officials or employees, buwan-buwan, nagbibigay tayo ng pera. Dahil bakit nagbibigay tayo? Parang forced savings natin yan eh. Dahil at the time na mag-retire ka, when you reach the age of 60, optional retirement, or mandatory retirement, the age of 65, mayroon pambayad ang GSIS. Hindi, may bibigay sa yung pension. Sa mga mag-retire. May pangbayad nga sa retirement mo. Mga benefits. Yun ang, let's use the word, may pangbayad ng pension. Either lump sum or in installment. Okay. Ngayon, yung pera na yan, iniipon yan. Correct. Pero para lumago, ang GSIS, mayroon silang actuarial committee niya, services. Tama. Na mga experts. At sila yung pumipili kung saan i-invest yan. Yan. Ngayon, base dito sa sovereign fund, yung pera na yan na pinaghawakan ng GSIS, ibigay mo ngayon. Kukunin mo ngayon yan at ibibigay mo dito sa walang saysay na na ahensya na gawa-gawa ng Kongreso. Ha? Okay. SSS naman, ang mga ito naman, pera ito ng mga miyembro ng SSS, yung mga trabahante ng private sector. Buwan-buwan nagbibigay. Ha? Hindi lamang yung empleyado, kundi ang employer. Mayroon siyang counterpart. Mayroon siyang counterpart. So, hindi lang yan employee, but nagdagdag ang employer. Mga 1-2 yata. Oh. Yan, one. So, ngayon, iniipon yan para to assure in so many years thereafter na may pondo yan. Kaya may time frame yan ng pondo na yan. Okay. Ngayon kukunin mo at ilagay mo dito sa fund na walang kasiguraduhan kung lulustayin ba yan. Land Bank. Papanin sa Land Bank? Land Bank. Hindi. By authority of the board. Yan. Pera ng gobyerno yan eh. Ang pera niya state invested by the government eh. Pera ng taxpayer yung Land Bank eh. Kapital niyan. Pera ng taong bayan. Kukuha lang dahil board resolution, magbigay sila ng 50 billion. DBP, 25 billion. Pag-ibig ba kasama dyan? Hindi. Lima lang. Wala. Lima lang sila na. Lima lang. GSIS, SSS, DBP, Land Bank, and National Government. Okay. 25 third question, Senator. Kanina. Okay, third question ko. Okay, theoretically, di na iipon na nila. No? At inilalagay yan sa isang, gagawa pa ng isang entity. Ito nga, ito yung may bill. An entity. So saan nila i-invest yan? Ito nga. Okay. At sinasabi nitong Salcedo by night. At Salcedo by day. Salcedo by day. Yung pera daw na yan, ay invest sa mga renewable, mga dams. Naku, delikado. Mga dams. Napaka... Sino ang invest-an? Hindi naman... Tayo, ang gobyerno. Yan, mag-invest. Ang hawak nito. Di ba korporasyon? Yung hawak ng pondo. Kasi nga, kukulangin daw yung general appropriation. Napakataas na nga ng general appropriation. 6 trillion na nga eh. Tapos kukunan mo pa itong para sa taong bayan na for the retirement. Yung pagkakaintindi ko, Secretary, i-invest nila sa stock market.
Hindi. Nanguhula ka eh. Kasi alam mo pag isang parte, ito ha. Delikado. Hindi kasi kinuha ni, ano eh, i-atlas natin yung interview ni, ano. Pero, Secretary Jim, habang inaayos yung, ano, yung video, kasi ako bilang miyembro, at marami, ah, concern dito ang miyembro. Oh, concern din dapat, kung yung, ano ko, yung pera ko, contribution ko, i-invest, dapat yung mga miyembro rin makikinabang. Mm. Eh dito, ang parang ang mangyayari, national. Lahat, bong, kahit na hindi ka member. Buong sambayanan. So, paano yung sabihin, hindi, ayoko na mag-member ng ano, SSS, mag-antay na lang ako rito. Kukunin ko na, babawiin ko na aking contribution. Automatic ba? Ito, makapatanong, automatic kapag ka nasa private ka ba, automatic na i-deduct sa iyo SSS? Mandatory yun eh. Yeah. Mandatory, oh. Magkukulong na yung employer kung hindi siya nag-contribute. Tama, mandatory yun eh. So, in other words, minention doon sa interview ni Salceda kung saan mapupunta yung funds. Sa mga dams daw, sa mga renewable energy, at saka other infrastructure. Mm. Natatawa ako kasi mayroon na nga tayong PPP. Nakukunin sa private sector yung capital. Bakit mo papakialaman yung pera ng mga mahihirap na nagtatrabaho buong buhay nila? Tama. Tapos kukunin mo lang, ilalagay mo lang dito sa pondo na ang chairman ng ahensya na yan ay si McCoy Jr. Eh unang-una, anong alam niyan sa management na si McCoy Jr.? Presidente ngayon, pero wala namang pinag-aralan niya na ano. So correct me if I'm wrong. Kunyari, mayroong isang malaking infrastructural company. Yung gumagawa ng mga infrastructure na kumpanya, hindi, wag na lang. Energy company. Hindi magtatayo ng isang power plant. Ang sinasabi mo ba, yung pera natin ilalagay doon sa energy company. For example, mag-invest sila doon. Pwedeng mag-invest sila. Halimbawa, pwedeng mag-joint venture. Hindi stocks. Hindi stocks. Actual na capital. Magpapahiram sila ng capital. Hindi, mag-joint venture. Joint venture. Kasama ka na sa negosyo mismo. Kasama ka sa negosyo. Okay. Joint venture, magpatayo ng dam. So, mag-invest ka doon. Mayroong private sector, pag sosyo ka, yun ang nakikita kong idea nila. So, paano kikita yun? Ang kikita dyan yung mga contractor na kumakot. Yes, tama. Kasi walang kita kaya nga sabi nga ni Ginang Amy Marcos, katulad ng Malaysia, bumagsak. Kasi si Najib Razak. Kinuha yung pondo na yun. Niransak niya yung pondo. Niransak, nirasak ang pondo. Now, ngayon, baka iransak naman ni Junior yung pondo na yan. We don't know. In the future. Sabihin, gumagawa siya ng oligarch talaga na malakas. Oh, kasi magiging maging members of the board yan, mga oligarchs, mga private sector. Hindi, kahit na hindi maging member. Sabi ko na nga doon sa batas we're basing it on the batas. Ibig sabihin, kahit na hindi sila maging miyembro, kung ang presidente na dyan, siyempre, sila pababaran niya yung... They can access that fund, $250 billion. Pero ang binabanggit ka rin ni Congressman Joey Salceda, parang ang gustong ibigay sa tao na hindi magtiwala kayo kasi ang presidente ang mananagot yan dito. Yan ang main issue. Yan ang sabi niya. Pero ang mananagot yan, immune from suit yan. Yes. Yung kanyang accountability, alam naman natin, impeachment. Hindi. Pwede. Napakahirap yan. Politika yan. Baka in the first 2 years ng Marika Pan, nalustay na yan. Paano mo sasampan ng kaso yung chairman? At sabi ng Transparency International sa atin, ang ranking natin, 117 out of 180. Sabihin, mababa yung prosecution rate against corruption. Siyempre kasi binabayaran lang . Tsaka Secretary Jay, nakita ko rin yung yung dito sa panukalang batas na ito. Parang yung mga mamahala rito, yung mga fund managers, talagang bibigyan ng napakalaking sweldo Iyon ang problema pa yun. So kukuha na naman tayo ng tao para lang mag-i-invest. Bakit hindi na lang siguro sabihin natin, lawakan o amyandahan yung mga nasa SSS ngayon at GSIS na mas para makapag-invest sila kasi limitado ba batas yan, diba? Ricky, kanina, siyempre, mga kaibigan ko, I was in the government of President Duterte, naging kaibigan ko yung naging presidente ng GSIS, naging presidente ng SSS. So, tinawagan ko kanila. Sabi ko,
Well, basically, they don't want to come out in public. Mm-hmm. Siyempre, kasi afterwards, siguro, nag-negosyo na sila. They have their own, ano, eh, siyempre, ayaw nilang maupo yung... Baka maano. But they told me, na... Delikado yan. Delikado. Mm-hmm. Yung isa, sinabi sa akin, ay, hindi, nakaano na yan, may mga timetable na yung pera na yan. Mm-hmm. In fact, sa SSS lang, 30 billion ang pay ano niyan, every month. Okay, yeah. Mm-hmm. Naka-ano na. Meron lang, ano? Naka-earmark na yan. At saka, may actuarial ano na yan. Eh, bakit mo kukunin? Uh-huh. Pangalawa... So, sisirain nila yun kung sakasakali, di ba? Oo, oh, siyempre. Mm-hmm. Pangalawa, ito. Bakit ka pa ibibigay mo sa ibang tao? Kagaya ni Marcos, siyang chairman, at mga ano... When in fact, SSS at saka GSIS and Land Bank have their own experts. Actuarials. Tama. Actuarial, mayroong mga magagaling dyan sa investment, mga fund managers. Bakit mo pa kukunin when in fact they are the ones doing it themselves already to make money for their pensioners? Saka ilang taon na nila, alam na nila yung trabaho, na ingatan nila. Well, maybe exception dyan, Singapore. Mm-hmm. Oh, successful ang Singapore. Thank you, thank you. Papatayin ka doon kung corrupt. Ah, pero talaga matindi ka doon. Matindi ang corruption, malulustay ang pera. Ano ba sekretary? Kawawa naman yung ating mga kamag-anak, mga kababayan na nagtatrabaho ngayon and tomorrow, they will not have anything kasi nilustay nung sovereign fund. Tsaka ngayon, yung maasa sa pension, di ba? Every December, tuwang-tuwa kami dyan sa kami, mga Singaporean. Mm-hmm. Kasi, sinasabi ng gobyerno, ito yung pondo, ito yung kinita for the entire year. Mm-hmm. Ngayon, ang ginagawa dyan, per member, ngayon, PR ako, sabi ni Gatsel yan, nakalagay okay lang daw yan, basta daw ma-plug yung corruption. Paano? Mapa-plug yung corruption. Kagaya nito. Okay, mag-invest ka sa dam. Mayroong contractor dyan. Siyempre, maglalabanan yan. Siyempre, mayroong allocation yung contractor na 40%. Yan. 40%. Oo, para doon sa kung sino man yung mga representative nitong sovereign fund na ito. Nawala na yung 40%. Or yung PPP na yan. How can you? You're in the legislative branch. How can you monitor the corruption down there if these projects are being implemented? Hindi, ako okay lang sa akin kung Singapore style nga eh, kasi babalik sa yung kita. Eh, pero dito hindi eh. Walang ganong mekanismo. Maski ilagay pa nila yan, pero anong kita ibabalik po? Pero kaya nga. Kung makurakot na yung pera na yan. Yan. Tsaka pati yung sistema. Katulad sa Malaysia, at least naparusahan agad yung Prime Minister. Pero sa atin, pero hindi pa rin. Pero kung nanalo yung kanyang mga representative, mabuti si Anwar ang namamang. Pero si yung kung nanalo, yung partido niya. Ligtas na naman si... Si Razak, nanaransak ang Malaysia. Yeah. Alam mo, mga kababayan, I mean, I salute to Ginang Amy Marcos because she said the right words. Correct. It's the risk. Why should we take that risk na malustay yung pera, which is reserved for those people who have provided already their services to the government or to the private sector? Bakit naman natin pangahasan yung ano na yan? Pera na yan na it's already in good hands. Tapos ililipat po yung pera na yan sa people kung like naka-budget na tulad ng mga tao na tulad ni Diokno. Sino ba itong Diokno na ito? Kasama namin yan sa gobyerno ni Duterte. Pero sinipa dahil nga nahutuklasan ni Nonoy Andaya na nagtabi ng pera. For himself. For intended for another province. Do you want Diokno to be part of this sovereign ano agency na yan? Kanyang idea yan? I'm just saying based on evidence na kaya bago nung naging Speaker of the House si Macapagal Arroyo itong ano lang ang chairman ng Committee on Appropriation was Nonoy Andaya. Araw-araw na iniimbestigahan niya yung Department of Budget, si Diokno, dahil nagtabi daw ng pera and so much. And because of the hit,
Swerte lang si Jock no, na nilipat sa BSP. BSP at namatay si Titanggo. Otherwise, he was out of government. Mm. Kung wala, kung buhay si Titanggo, wala yan, pwesto. Walang pwesto yan. Mapipilitan na alisin ni Presidente Duterte yan. Tama. Diba? Yan. O, pero, tapos ngayon, siya na naman ang may idea, ginuguyo niya yung mga congressmen. I mean, people like Speaker Romualdez, Sandro, and si Dalipe. These are people who are of good intentions. They're not technical people. But dahil sa kadadaldal ni Joke no nito, nainganyo ito at mag-file. I hope the Senate will not follow the footstep. Kasi, you know, the Senate is the more mature the members of the legislature. Ako talaga tututulan ko yan, Secretary. Well, we'll vote for you in 2025 as Senator. Ano ba, Senator, Congressman na yun? Yes, yes. Ano, ako? Hindi, barangay tanod na lang. So, mga kababayan, I mean, with your respect, alam mo, nung panahon ni Presidente Duterte, pinasok na yan, yung sovereign fund na yan. May mga bills na yan. But the President Duterte would never allow risk to be involved in losing the funds, in losing the funds for the poor people, mga workers. By the way, 98% po si PRRD sa latest survey. 70%. Anong survey yan? Hindi Okta ha, kasi yung Okta. Okta. Eh, kung ano-anong pinagdadaldal ng Okta na yan. Hindi, galing doon sa grupo ni FBR. Privately commissioned survey na nagpit kay BBM at Sara at 70, pero 83% pala. 83% si ano. Pero 98% si ano. May comment nga si Ginang Arroyo Makapagal Arroyo dito sa Sovereign Fund. Ano sabi? Yan, ekonomista ho yan. Magaling ho yan na profesor. She's neither pushing it nor baka pinag-aaralan pa niya. So, she's not so hot about it. Kasi naging pangulo na rin yan si Gloria. Correct. At itong mga proponent, gusto pa magsip-sip. Si Bongbong Marcos pa daw ang maging chairman. Paano natin sampahan ang kaso yan? Kung immune from suit yan, kung mag-Najib Razak yan. Di ba? Secretary Jing, ito, alimbawa, kasi talagang delikado at maraming aalma dahil yung pondo ng GSIS, SSS. Mayroon na nga ano ngayon, there's a petition ongoing. Marami nang pumirma. Now, well, pero kung I'm blaming members of the House kasi sabi nga ni Mitra noon, when Mitra was the speaker, maski toilet paper, pipirmahan ng mga congressmen na yan. I cannot blame them for filing that. Pero Congress, and I know the Romualdez, Speaker Romualdez is a responsible person. Baka inautusan lang ni BBM yan dahil inuudyok ni Joke mo na i-file si Joke yan. Mo lang yan. Pero Secretary Jing, ito naman, ano ba kung ang panukala na yan, ponduhan. Sige, ponduhan natin yung ano, yung mga ibabayad yung sa estate tax. Pwede yan. Pwede. That sounds like somebody said that, ha? Hindi, dati Comelec Commissioner. Yeah. Si Rowena Guanzon. Yan, ha? Pwede ba yun, Secretary Jing? Ano ba, gano'n? Sige, at least yung 203 billion pesos, wala, hindi mo kukunin sa SSS, GSIS, walang aalma. O ito, 203 billion estate tax na ibinayad sa Pamilya Marcos. Maganda pwede yan. Ako, pag-inawanin na yan. So, yung sa makatuwid, ang sinasabi ni Bing Guanzon, huwag niyo nang pakialaman yung mga pondo na yan. Singilin na lang natin yung 200 billion estate tax at yun ang gawin pondo dyan. Gawin natin seed money for the Marlica Fund. Pwede. Pwede. Yan. Siguro ako, hindi na ako almaron. Maganda yan. Maraming dyan. Maraming sasama President for life na. Pagka ganyan. Diba? Maraming sasama yan. Pero kung kukunin mo yung pera galing sa SSS, GSIS, Land Bank,
DBP, kawawa naman. Oh, wow. Sa Land Bank, ang daming mga programa yung Land Bank para sa mga mahirap, makahiram ng mga maliliit na amount. DBP, lalo na, Development Fund. For small and medium scale industries. Mm-hmm. Oh. Tapos kukunin mo at ikaw ngayon ang maghahari dito, itong ahensya na ito headed by McCoy Jr. na yun ang magpapahiram ng pera or maglulustay ng pera na yan. Ay hindi maganda yan. Kasi yung sa 25 billion din na kukunin sa national government ha, galing sa PAGCO at sa Bangko Sentral mismo. PAGCO din yan. Kaya sa PCSO. Siyempre, saan pa bang panggagalingan yan? Oh. Wala ng pantulong sa mga... So ito maganda yung panukala ni Congresswoman Party List. Representative. Kaya lang, hindi pa nakaupo. Hindi pa nakaupo yan. Hindi pa yata na desisyonan ng Korte Suprema. Siya ba pilay? Kasi PWD. Hindi mo na kinakalang pilay para ang, PWD. She's the arch enemy of Ronald Cardema. Nagbabastusan silang dalawa noong panahon ni Duterte at tinuloy nila ngayon ang laban nila dalawa. Kain na tayo ng popcorn habang nag-aaway. Manood tayo. May the best woman, best man win. May the best woman or best man win. Ika nga. Okay, sa dali na ha. Mag-commercial break lang tayo sandali ha. Oras na natin makasama sa buong kapuluan. Alas 12 ng hapon. Chinese General Hospital and Medical Center has proudly launched the newest member of our surgical team, the state-of-the-art Da Vinci robot surgical system this month. The robotic surgery program at CGHMC will help deliver the highest standard of surgical care while providing quality and value for money medical services to patients from all walks of life, regardless of race, social status, and creed. It is one of the hospital's latest programs geared towards its innovative expansion as part of its 130th anniversary celebration last year. For more information, call us at 8711-4141, local 1202. That's 8711-4141, local 1202, or hashtag CGHMC Robotic Surgery. Iparush kay Paras. Iparush kay Paras sa RMNDCXL. Okay, balik po tayo mga kasama. Oras na po natin ay alas 2:13 na po ng hapon. Secretary Jing, Ricky, alam ba kung chairman hindi si Pangulo, kung si Jokno, para kung may nagkamali, kulong kagad. whoever becomes chairman. Sayang. Becomes chairman. It's not that the president will be the chairman. It's the principle itself. May trust issues. Bakit hindi na lang sila mag-allocate from the General Appropriations Act? Yan. Total, kinukurakot din naman yung pera na yan. Why don't they just appropriate from the General Appropriations Act to fund a sovereign fund? Mm-hmm. Pwede. Pwede yan. Kasi, magkano? 250 billion? Magkano ba yan? Hindi pa sa secretary. That's a small amount. Secretary, according to BSP, nakakapag-raise naman tayo through bonds. So, bakit hindi na lang i-bonds? Bonds, most of that money comes from GSIS and sila, kaya nga bonds are very, very, stable. Oo. At saka assured yung revenue. Kaya, Jan inaano ng but hindi lang nila ibukas sa publiko kung sino may gusto. Tapos mag-purchase ng bonds. It can buy a bond. Ibig sabihin itong sa Maharlika, gawin nilang ganun ang konsepto. Ngayon, kung gusto mo halimbawa na pumusta doon, o di bumili ka ng bonds noon. Central Bank ang gumagawa yan to increase the money. Diba? Kasi total, sabi naman ni Salceda, guaranteed daw ng gobyerno di parang bonds na rin yun. Guarantee sabi niya kanina. Yung sovereign na. Sabi niya kanina, ginagarantiyan daw ang national government. Sovereign, maybe alam mo kasi,
the word sovereign comes from sovereignty. Comes from the national. Pero parang ganyan, ang pagkaintindi ko, pag sovereign fund, pag may nangyari, ginagarantihan ng gobyerno. Ano ba, may nangyari sa pondo ng SSS, abunuhan ng gobyerno. Walang garantito. Walang garanti. Hindi pwede. Paano pa naging sovereign yun? How can you guarantee that? Saan magagaling yung igagarantee mo? Hindi, yung sovereign fund, gagarantihan ng gobyerno na hindi mapapariwara. Sinong gobyerno? Yung national government. Yung... Bakit pa gagawa ka ng gobyerno? Yun nga. Bakit hindi na lang ang gobyerno mag-allocate? Precisely. Yun nga. Mag-create siya ng bank. Bakit mo pa kukunin doon at masyado nang masalimuot yun? Yun nga. Dapat ang ginawa na lang, Maharlika Bonds. Diba? Inintroduce ngayon ng BSP. Bakit Maharlika? Eh, alam ko, Maharlika, massage parlor yan. Maharlika kaya yun. Bakit? Wala na. Originally, Maharlika yan. Ako nagpapamasahe ako doon. Originally, Maharlika yan ang pangalan yan. Tapos, ayaw ni Marcos. Kaya ginawa ko. Senior. Yeah, tuloy yan eh. Si Rolly Assis, kaibigan ko yun eh. Pero wala na. Silang may-ari niyan eh. Oh. Wala na. Wala na ngayon. Wala na. Namatay na si Rolly. Pati nga Pegasus. Ah, di Pegasus, classmate. Wala na rin eh. Di, pero di ba better yung sinasabi ko sa secretary? Create na lang sila na isang ganun total. Anyway, sa mga ibang gobyerno, British government, US, di ba? Ganito lang yan. Simple lang yan. Mayroon na tayong land bank of the Philippines. Ang land bank at isa pang banko yata, Coco Bank. Pinagsama na eh. Oh, pinagsama, oo. O bakit hindi na lang nila mag-appropriate sila from the General Appropriations Act at the amount of 250 billion at isisink in nila sa... Infuse nila. Pwede rin. Infuse nila sa land bank. Pwede yun. And make it a policy to lend to high polluting projects or mga... Hindi, okay, para mas stable, SNP mo ilagay, Nasdaq, sa ibang bansa. Ikaw naman eh. Within a period of 5 to 6 years, maganda ang Nasdaq. Pwede. Baka mabundak yan. Okay, sa mga pwede na. I mean, simple lang yan. Kung talagang gusto nila, then appropriate a certain amount and infuse it to the DBP and create new programs to finance the PPP projects in tandem with private sector. Yan. Napakaganda niyan. Wala kang risgo, kundi yung appropriations lang, BIR at saka customs, they will raise funds. Oo nga. Gusto nila may control sila para at least yung grupo nilang, di ba? Yeah. Magkaroon ng additional capital. Ang tingin ko dyan yun eh, baka umiiwas sa lugi yung mga private sector friends nito ni Macoy. Ulitin natin si, palabas natin yung sinasabi ni Amy. Para naman hindi nila sinasabi na tayo ginugulo natin yung kanilang programa. Hindi naman. Bilang tayo as fiscalizer, hinihimay lang natin. Paparinig natin na hindi lang sa atin ang gagaling, pati mismo from their inside, kapatid mismo ng ating pangulo ang umaangal sa kanyang Chinese General Hospital. No. Yun. Nandiyan na. Saan si Amy? Amy. Okay, sandali ha. Okay. Hindi ko pa nababasa yung bill, pero ako kinakabahan pagkat sa panahong ito na ang sama ng ekonomiya, ang laki-laki ng utang natin panlabas, pagkatapos magbibigay pa tayo ng tinatawag na sovereign fund. Nakakatakot yata ipusta yung retirement fund, yung pension fund ng GSIS. Nakakatakot yata, wag naman i-invest so-called, pero high risk pa rin. Ang tanong pa ng senadora, sino hahawak sa atin? Okay. Kayo, i-discuss yung dalawa kung tama ba yung ako ganun din yung pananaw na yan. Medyo ganun ang pananaw niyo tulad kay ginang Amy Marcos. Hindi, basta ang point natin, Secretary Eli, simple. Yung konsepto okay, pero may trust issues tayo. Tingin ko trust issue. Ako naman yung konsepto, hindi rin okay.
Kasi nanahimik ang pera ng ano, sa SSS at sa GSIS. At saka naka-earmark yan eh. Tama, pwede, pwede pa siguro, okay sa akin, yung panukala ni Guanzon. Yun. Ah, oo, 203. Ah, yun ang gagawin pondo. Okay yun. Kung magbayad. Magbabayad. Eh, paano magbayad yan? Eh, BFF yung kanyang BIR commissioner ngayon. Siguro mas maganda ang... Baka mamaya, protektahan na yan at hindi na talaga makabayad. Uy, by the way, yung sa kaibigan niya na nanakot, ha? Sino? Di BBM. Oh, sino? Yung sa Semirara, tinatakot nila tayo, ha? Na magkakaroon na magkakaroon doon ng mga energy problems. Dapat magkulong yung mga ganun. Nananakot eh. Dapat nga, matagal na lang pinasara yung Semirara na yan eh. Kay Gina Lopez eh. Hindi, lumabas na yun. Lumabas yun. Ano, lumabas na ba? Oo. Okay. Eh, bakit tayo tatakutin? Anong prueba na tingin mo, Secretary, para ma-justify ang higher rates? Eh, tayo na sa buong Southeast Asia pinakamataas in terms of electricity rates eh. Tapos itataas pa rin na. Ano na mangyayari sa atin? Ewan ko dyan. Eh, siya yung nagsusupply ng power eh. Kung magkano binabayad mo ngayon? Kasi yung coal, is illegally extracted from Semirara. Oh, sabi ni Gina Lopez. Sabi ni Gina. And yun ang pinakapuhunan ng mga kunsunhi para magtayo nito mga marami-raming buildings. And they made so much money in Semirara kasi sila lang yung may monopoly ng coal. Pero napaka-low grade ng coal na yan. That's why if when I was chairman of PNOC EC, yung high grade coal ng PNOCEC doon sa Zamboanga, pag bumili ka ng Semirara, you also have to buy from PNOC para magiging usable yung sa Semirara. In fact, ngayon ha, yung NG, National Grid, sabi nila, yellow alert tayo from 1 to 5. Ngayon, tingin mo, anong purpose yan? Bakit ganun? Gusto nila taasan yung rates natin. Magkano na ba binabayad mo, Secretary? Ako? Ako, I don't know. Minsan 11,000 na. Minsan 11,000 na. Yung dalal ko eh. Grabe. 11,000, matakin mo yun. Okay, so siguro abangan natin ha, yung issue na yan. Pero dito, yung mayor namin sa Quezon City, iba na pala, no? Bago na. Oo nga pala. incidentally, tingnan nga natin yung video. Mukhang bangag na naman yata itong ating kaibigan. Okay, kasi napakasimple, magkakamali pa. Oh. Okay. Ito, pakinggan natin ito. Ang ating butihing mayor ng Quezon City, Mayor Joy Beltran. Ang Nag-asawa na ba si Joy ng bago ngayon? Hindi, may asawa siya. Pero hindi Beltran. Hindi Beltran. Iniwan na niya? Hindi. Beltran yung bago niyang asawa? Hindi, mahal na mahal ni Joy yun. Mahal. Swerte nga yung tao na yun. So, talagang ano, nauutal pa pala ito. Hindi, pero alam mo, Secretary Jing. Ricky, Secretary Jing, minsan talaga ako, sa tagal ko nagko-cover sa Malacanang, ha, ng mga presidente, minsan nagkakamali ng pangalan. Pero alam mo, yung mabilis, segundo lang. Oo, nagko-correct yung staff na nakapaligid. AMS. Kasi minsan may ganyan eh, na nag-mental baka. Baka siguro hindi na correct agad dahil wala na eh. Nag-resign na yung kanyang PMS eh. Kasi mismo si ano, Secretary Laguesma na lang eh. Yung ipinakilala niya sa yung Pangulo, si BBM, mali rin eh. Romualdez, diba? Pangulong Ferdinand. Romualdez. Biglang na-promote si Martin eh. Kasi si Martin, Ferdinand Martin Romualdez ang pangalan niya. Anong sinabi? Ayun kay Martin. Tama. Pero pag may ganyan, ako na kubera ko dati mula kay Ramos. Diba? Sa lahat ng mga presidente. Okay, Rab lahat. Yung konti pag nag-speech, tapos biglang may dumarating na papel. Magkakorekta sa ad-lib na lang konti. Kung paano, diba? Pero si President Duterte, at siguro si Ginang Magapagal Arroyo din, hindi mo naman ikakahiya yung binabasa mo yung mga pangalan. Kasi normally, when you introduce the guest, marami yan eh. Pero ikaw ba, Secretary, magkakamali ka kay Joy?
Hindi, pero kasi yun ang 98% public awareness. Eh, kaka-shake hands mo lang. Hindi, pero Ricky, minsan may yan, nagkaka-mental block eh. Halimbawa, di ba may mga ganun eh. Pero yung staff dapat, segundo lang. Ano kaya ang cost ng mental block? Bakit ay, kaya, alam niya. Bakit kaya, yeah, doktor, bakit kaya nagkaka-mental block ang isang ano? Yan, totoo dyan. Si Bongi kasi talaga, mahihayin talaga yan. Hindi yan pero mahihayin ka yung mental block. Taking from the authority dahil may kaibigan siyang best friend yata ni Juan. Hindi, nakausap ko na siya mata maraming beses. Ah, okay. Pang small group talaga siya. Hindi siya, nahiya talaga yung pagkamaraming tao. Hindi, pero yung babagitin yung pangalan, yun ang epekto. Yun ang problema. Hindi, kasi yan, imposible ka naman magkawal. Nating totoo kung mahiya o hindi. Kung... Kasi doon nilaunch yung ano eh, yung Kadiwa eh. Yun, di ba, sa Quezon City. Talaga hindi ka magkakamani na Joy Belmonte. Di ba? Pwede panginan naman lang eh, first time eh. Hindi, baka kulang sa tulog or what. Eh, siyempre, baka marami binabasa. Hindi, pero ang isa talaga, di ba minsan yung buka ng bibig mo, iba na sinabi, pero iba yung sinasabi ng isip mo. Ang problema, hindi niya kinurek. Yung dapat yung stop kagad. Beltran, tapos gumanon siya. In yan eh. Tapos gumanon siya, hindi na siya nagsalita. So, ibig sabihin, blanco talaga. Pero nung gumanon siya, may bumulong kagad eh. Boss. Oo. Beltran na banggit niyo eh. Dapat Belmonte. Pwede ka mag-adlib ulit. Kinurek, kinurek. Hindi, hindi. Hindi ko na nakita. Baka ang pagkakaroonin niya, Belmonte. Kaya naguluhan tuloy. Ayun ako. Well, ibig sabihin lang yan, ang presidente natin tao. Di ba? Tao. Hindi kakamali. Pero, eh, talaga magkakamali. Hindi, pero... Kaya lang yan, unforgivable yan. Kasi nga, Mayor Joy Belmonte, 98% public awareness. Kasi ang pwede, dapat nakapaligid sa'yo, PMS, PCOO. Yung mga, di ba, nagbabantay? Totoo, kasi totoo ganun naman talaga. Wala na nga siyang PMS eh, dahil masyadong... Kasi Anton ngayon ang mag... masyadong ano ngayon, masyado kasing hot yung ano eh, yung asawa eh. Kaya napahamak tuloy yung si Mrs. eh. Anyway, ang parang sa New Year, magkakaroon tayo ng mga bago. Mga announcement din na, mga bago. Okay. Hopefully. Well, they, hopefully, ituloy nila kung ano yung sinasabi. They are really, you know, they are really bound. Expected yan. There are supposed to be 6,000 presidential appointees. Na mawawala by December? Every time a president leaves office and the new president comes, mayroong 6,000 personnel na tinatawag na co-terminos. Ranging from the position of secretary, undersecretary, down the line, ay, ano yan, papalitan yan at, ano, either they are extended or papalitan. Sa panahon ni Duterte, if I remember, mayroong courtesy resignation. Oo. Eh, ang eager beaver na Vic Rodriguez nag-issue ng executive order number 1 na palpak. Tapos. Pinapahinto lahat by July 31. Ngayon na napuna ni BBM, nag-issue ng panibago hanggang July, hanggang December 31. Kasi, first, alam mo, natatawa nga ako nung tinignan ko yung date ng executive order 20, ano, June 30 yung date. Oo, June 30. Eh, hindi ka pa nga nakapag-assume, nag-issue ka na. Talagang eager beaver yun si Vic Rodriguez. Mayroon yata siyang, ano, ewan ko, kung mayroon ba si Tapero, yung speech ni Vic Rodriguez na galit siya sa partido niya na tinanggal siya. Mayroon ba tayo niyan? Siguro, bukas na lang. Ayusin natin yan. Wala na tayong time. Wala na tayong time. Sige, it's all 2:29. Eh, basta, ang nakikita ko sa discussion natin ngayon, Secretary, una, dapat ingat. Ikalawa, iwasang magkaroon ng risk dahil sa maharlika na yan. Well, I hope, pasado na yata sa House eh. Papasado na. Sa Senate na lang. So, dapat ang mga senador... should really be watchful. Pero may nagsabi naman ng mga senador na parang dadaan sa butas ng karamihan doon. So, hindi ba natin ang padaanin, di ba? Well, let's look at the, ano, I have to call some of my people sa PLLO. Kung what transpired doon sa bill ni, ano, ni, ay, itong House Bill na to. Aquino, ni Bam Aquino. Bam Aquino. Oh, kasi he filed the same eh. Kung anong pagkakaiba. Okay. Bukas natin talakayin yun. Wala tayong oras. Paalam na tayo. Sige. Ricky Rivera po. Hanggang bukas po. Magandang hapon po sa inyo lahat.
Okay, Secretary Jing at si Ricky, ako pa rin po inyong radyoman. Eli Saludar, muli po isang magandang hapon, Pilipinas. Sumainyo ang isa na namang edisyon ng Iparush kay Paras. Iparush kay Paras. Sinalakay ang mga nagbabagang isyu tungkol sa galaw ng ating pamahalaan at ang epekto nito sa taong bayan. Laging abangan tuwing Lunes hanggang Biyernes, ganap na alauna yung media hanggang alas 2:30 ng hapon. Pakinggan at panoorin natin ang programang Iparush kay Paras. Iparush kay Paras. Mabilis sumaksyon dito sa RMN DCXL 558. Oras natin. Alas 2:31 na po ng hapon. Nako, mga kasama, food supplement ba na epektibo ang hinanap mo? Diabetes, hypertension, maraming dugo na nagdudulot ng iba't ibang mga sakit. Andito na pong solusyon, Santong Plus Gold. Ang Santong Plus Gold, mas pinabisa, mas pinahusay, mas pinagaling dahil sa ito extracted mula sa ampalaya, mangustin, malunggay, garlic at espirulina. Para po sa inyong reservation, tanong at order, maaari kayong mag-text o dito po sa DCXL o Santong Gold Hotline 0927-499-1276. Available po ang Santong Plus Gold sa Mercury, Watson's, All Green, All Day, Generica, South Star, TGP, Lazada.